narito na ang programang Usapang Pangkabayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Narito na ang programang Usapang Pangkabayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Muli po, naririto ang Usapang Pangkabayapaan, Usapang Pangkaunlaran dito po sa atin sa Batangas, Up Batangas. Sa ngalan ng ating mga kasama, si Colonel Jerry Zamudio ng Philippine Air Force, si Technical Staff Sergeant Christopher Santiago ng 738 Combat Group, Colonel Arnel Villarreal at iba pang mga kasama natin. Kami po ay bumabati sa inyo ng magandang umaga. Mapalad po tayo ngayon sa pamamagitan ng ating Councilor Nilo Katipon ay tayo ay nagkaroon ng pagkakataon na makapanayam dito sa residensya ng ating kamahal-mahalang Archbishop Ramon Arguelles. Ako po yung nabulol at siyempre pambihira naman pong pagkakataon ito na makasama natin ang ating kamahal-mahalang Arsobispo. Pakibati naman po ang ating mga kababayan. Magandang umaga sa ating mga tagapanood at nakikinig. Napakaganda po at ako'y naimbitan niyo muli, lalo na Agosto na ngayon, matatapos ng Agosto. At ang September ay napakamahalagang buwan sa atin dahil sa ating mahal na Birhen. By the way, gusto kong i-announce na kahapon ay sinabi na ang September 8, kapanganakan ng mahal na Birhen, ay piyesta opisyal sa buong Batangas. No? Kaya marami tayong mga pag-uusapan ngayon. Unang-una yung ating ika-apat na Marian Regatta dyan sa lawa ng ating mahal na Birhen. Ang Lawan Tal ay sabi namin, dyan nang galing ang Aredo kay Sasay. Magkakaroon ulit tayo ng pluvial procession sa birthday ng mahal na ina. At marami pang mangyayari before and after. Pagkatapos nandyan yung kapistahan mismo ng Mediatrix of All Grace, 12 ng Setyembre. Pagkatapos nandyan ang San Padre Pio na ngayon National Shrine. Ang mga Catholic schools ay walang pasok. Nandyan lahat yan sa September 14. At isasali din natin ang ating kabilang yan sa ating commitment bilang mga Kristiyanong Katoliko na pinangangalagaan natin lahat ang nilikha ng Diyos. Kaya kasama natin dito ang Amen sa pamumuno ni Father Dax. No? Yan ay ang Archdiocesan Ministry on Environment. At tayo padami ng padami ang ating mga katulong sa pagtataguyod ng kalikasan. Kaya narito din si Jay Ablola na kinatawan siya ng Asian NGOs Coalition for Agrarian Reform. Yan, may kaugnayan sa lupa. Ito ay marami din tayong taga-suporta na taga iba't ibang bansa sapagkat ang Batangan, ito ay talagang biniyayaan ng Diyos
tayo ang kalikasan sa batayan dapat natin ipagtanggol. Maraming salamat po, Archie. At pwede po ba yun na pwede akong tumawag ng Archie? giliw lamang po namin yun sa... Favorite ko yan yung sa, Archie. Pero wala naman si Veronica. So marami po tayong mga kasama dito, mga taga Malabon, taga Nabotas. Yung mga sila yung mga kasamahan noong kami mga bata noong unang assignment ko kasi Nabotas eh. So active sa gobyerno pati nasa gobyerno sa kanila. Maraming salamat po sa pakikiisan niyo dito sa ating usapan. Ito po yung usapang pangkapayapaan at usapang pangkaunlaran dito sa Batangas. At narito rin po yung Amen group, the Archdiocese Ministry on Environmental Protection. Pagtaguyod ng paraisong Batangas. Tagapagtaguyod po ng paraisong Batangas. So siguro po, pagbati ng ating kasamang Jay. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Jay Martin Ablola ng Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development. Bahagi din po kami ng isang network ng mga NGOs na nagtutulak na maipasa yung National Land Use Act. Itong batas na ang intention niya ay magkaroon ng isang framework, physical land use framework sa Pilipinas na sa totoo lang, tayo lang na bansa sa Southeast Asia ang wala pa nito. Kaya kung mapapansin niyo yung iba mga bansa, maayos yung land use nila. So yun po, kami po ay yung ANGOC po for short ay isa rin pong regional secretariat ng mga NGO sa Asia. Ibig sabihin po nito may mga miyembro kami sa halimbawa India, Pakistan, Sri Lanka na ang mga focus naman po nung work nila is land rights para sa farmers or IPs, yung mga ganun po. Tapos isang aspeto din po nito is meron din pong advocacy on climate change. Yung isang group namin, yung Club Now, bali nakapasok po ito doon sa National Land Use Act. Sana na kung may papasa, yun po. Salamat po. Salamat. Mabutit na nagkatagpo tayo dito, Jay. Sa ngayong unang linggo ng Setyembre ay mayroong... regional Land Use Committee meeting ang ating Regional Development Council dito sa Lucena at hino-host yan ng City of Lucena sa pamamagitan ni Engineer Singson. Sana nando doon ka. Tatanong ko na lang po kay Archbishop kung Oo. Itanong natin sa NEDA, sa Secretary, tawagan natin mamaya pagkatapos ng programa. Siguro po, kung sa pakapahintulutan ng mga kapare ang naririto, ay marapatin sana natin muna na magkaroon ng update ang ating mga kasama sa mula muna sa Rotary, si Colonel Villarreal, at kailan ba yung ating anniversary celebration at saka induction. Magandang umaga po sa atin lahat. Yung pong regarding Rotary, sa September 5 po ang induction ng president, world-class president ng Rotary Club of Lipa South. Ngayon pong itong nakaraang buwan at saka ngayon at saka next month ay talagang puro induction po yan ng mga world-class president. Bukod po doon na gusto ko kayong i-update sandali doon sa ating binigyan ng medical assistance yung batang Tigalubo na ngayon ay magaling na, nakalabas na ng hospital sa PGH. Para na rin sa kaalaman ng mga kasama natin sa Rotary Club. Bagamat hindi ho naisalba yung kaliwang mata niya dahil medyo na late ho, ay naiiwas naman ho na madama yung kanang mata. Kaya ngayon ho, nakauwi na siya ng lubo at lubos ang nagpapagaling na. Yan lang po, salamat. At paalaala rin, sa katatapos lamang ng The Rotary Foundation Seminar nitong nagdaang linggo at sa ating mga Rotary Clubs na nakakapanood ng ating Up Up Batangas,
ating pagbutihin yung pagkuha natin ng matching grant at available na pala napakalaki ng district governor's fund at yan ay available ng mga 350 something US dollars na maaring maipamahagi ng ating district governor sa mga iba't ibang humanitarian projects sa buong distrito natin mula sa Kabikulan hanggang dito sa atin sa Batangas, Laguna at Mindoro. So makipag-alam po lamang sa ating TRF chairperson ng bawat Rotary Club at para mapagbuti natin ang kampanya, ang programa sa matching grant. Ang 738 Combat Group naman ang mag-a-update. Good morning, Up Batangas. I'm Staff Sergeant Christopher Santiago in behalf of my commander, Francisco, Major Francisco Mangubat, Philippine Air Force. I am the representative of 738 Combat Group para mag-update po dito sa area ng Batangas. Ang atin pong kasundaluhan ay nag-conduct po ng mga feeding program together with po ating pong kasama ay si ating Rotary Club of Lipa. Nag-conduct din po tayo ng medical mission po. Mayroon po tayong mga pasyente sa iba't ibang lugar. Mayroon po tayo sa Lubo kung saan successful po yung ating ginanap na medical mission. Natulungan po natin yung ating mga kababayan. Nagkaroon po tayo ng mga ceremony po sa June 12, pagdadaos ng Independence Day ng ating kasalanan, ng ating bansa. Ito po ay 117th Independence Day. Muli po, nagpapasalamat ako sa atin pong Archbishop na imbitahan po yung atin pong Philippine Air Force 730 Combat Group sa isang pagtitipon para sa update ng ating kasundaluhan dito sa area ng Batangas. Salamat po. Talaga paborito natin ngayon ang Lubo sapagkat ito'y nasa sa center of human of biodiversity, isa sa pinakamayamang lugar sa in terms of natural endowments. At nito nga pong nagdaang linggong ito ay natulog kami doon at aming binisita yung kasama ng regional director natin ng NEDA, regional director ng Department of Tourism at ang kanilang mga tao at ang ating regional project monitoring committee. Umabot po kami diyan hanggang Lucena para po makita yung mga pagdudugtong-dugtong ng ating mga kalsada. Sa ngayon po ay binubuksan na yung halos huling bahagi na para mapagdugtong, para tayo ay malayang makakabiyahe mula doon sa yung daang bypass ng Lucena hanggang dadaan diyan sa bypass ng Lucena, Ecotourism Road sa Maysariaya, papuntang San Juan at yan pong dulo sa Lubo. Yun po yung ngayon ay medyo may tinatawag na opening at sa loob po siguro ng 2016 ay maaaring tayo ay makakailang tulay na lamang ang matitira. At pero madadaanan na rin 'yon yung kanilang mga spillway. At dire-diretso po tayo buhat diyan sa pagbilaw na 'yan o sa Lucena 'yan. Dire-diretso tayo along the shores of Lucena, Sariaya, Candelaria, San Juan, Lubo at Batangas, dire-direso na po tayo diyan at yan naman ay ikinokonekta sa papuntang Nasugbu. Dire-direso na po ang shorelines natin, shoreline roads natin, highways ay hanggang diyan sa Nabotas area. Pwede na po tayong mamaybay sa ating magkakarugtong na po ng ating Rojas Boulevard ang mga kaldyeng yan. At dumako na po tayo sa ating espesyal na panauhin ngayon. Siguro po, ano po ba ang mga mahalagang kaganapan dito sa ating Archdiocese sa buwan na ito?
Kaya ata ang panauhin ko ah. Kaya yeah, para na-announce siya naman na kay nasa Arts Bishop's Residence. Ano? Hindi ito palasyo. Ang palasyo ito yung mga hari at reyna ay mga aso. Residence ito. Pakain pa po ninyo kami. It is my pleasure. Ano? Yang sa September, alam na natin, ikalabindalawang taon na ito, ikalabindalawang taon ko na rin dito, eh, no? Nag-umpisa yun, no, ako'y bagong dating dito na may nag-request ng mga lay people. Hindi taga rito, ha, ang nauna. Pero alam ko naman na mayroong mga pilgrimage na nangyayari sa Lip. By the way, si Father Dong ang ating head ng preparation na ito sa, ang tag dito yung National Marian Days of Prayer, of Prayer in Lipa. 12 year na ito. Nag-umpisa ng 2004. Dumating ako July 2004 eh. Kaya ito yung September 2004. Nagkaroon agad ng umpisa ng official na pagka-pilgrimage dito. Kasi mayroon ding unofficial na nagpaparituhan. Kahit nung pa matagal na, since after 1948, no? Kahit na pinagbawal, hindi naman talaga tunay na pagbabawal yata eh. Pero nang hinayan, pero nanatili ang mga taong naniniwala na ang Blessed Mother is specially present dito sa Batangas, dito sa Lipa. By the way, pag sinabing Archdiocese of Lipa, that is the whole of Batangas. No? Pag hindi Lipa City yan. Kaya pag sinabing si Archbishop Arguel, si Archbishop of Lipa, hindi Archbishop of Lipa City. Ang Archdiocese kasabing buong Batangas. Meron pa tayong mga suffragancies, yung tatlo sa Quezon, dalawa sa Mindoro, tsaka sa Marinduque. Mga under dito. Pero may sariling bishop siyang mga yan. No? So, ika-12 year na ngayon, sa tuwing September 12, yan ang main day, yan ang kapistahan ng Mediatrix of All Grace dito sa Batangas. And supposedly, ang pinanggalingan yan, ang first apparition daw ng Blessed Mother sa Carmel of Lipa ay September 12, 1948. Kaya noong tuwing September 12, nagdadatingan ang maraming mga tao dito at nagdadasal. Naging organized na yan, hiniling ng mga tao nga from all over na maging official na yan at i-organize. Kaya we did that na wala namang masama nun eh. At nakabubuti yan, nadadagdagan ang blessing sa atin. So, 2004 yan. Nung mga 2012, 13, 14, 15, ika-apat ngayon eh. Mayroong mga tao, taga ibang lugar din, na nagsuggest na ang Marian Regatta na dyan ganapin sa Taalay, ginanap yan ng dalawang beses sa Subic. Pero nag-umpisa hindi dito, sa abroad, ginawa yan sa Manhattan. Sabi nga, yun ay before 9-11. At parang nasabi nila, kaya nagdasal doon eh, may mangyayari hindi maganda doon. Hindi lang nila alam noon when, no? Pero may mangyayari, kaya nagdasal sa Blessed Mother. At sabi nga doon sa, bawal doon sa Amerika yung public manifestation of religious fervor eh. Pero nung nag-umpisa ang mga Pilipino, sumama yung mga Latino, kasi mga puti na hanga-hanga, sabi ng mga puti, the best thing that happened to America is when the Filipinos came. Kaya dahil dating nga dito sa devotion. No? So, maraming pinuntahan yan. Ang 16th, sinabi sa akin eh, Father, Bishop, ang inspiration ho namin ay dapat ay ang regatta, next regatta, ay sa Taal Lake. Naging successful yan noong 2012, muntik nang hindi natin dahil kulang daw ang preparation, pero nangyari. And it's very good. At sabi nga ng mga fishermen doon sa Taal, around Taal Lake, sabi eh, masarap pala maging Katoliko. Yung mga fishermen na yun, hindi naman nagsisiba, maliban sa binyag, nung binyagan sila, ikakasal, siguro pag minamatay. Pero nakita na, lalo na, sapagkat nakita na dumami ang tawilis at saka ang maliputo. So that means blessing. At saka actually, September 8 nga, 2012, ang isa sa malaking ating isinigaw din eh, for the Blessed Mother to regain her lake, yung repossess her lake. Sapagkat yung Arroyo of Caysasay na more than 400 years old na yan doon sa Labaktaal, doon kinuha yan sa
Pacific River, yan ang nagkoconnect ng Taal Lake sa China Sea o nga West Philippine Sea. No? Yun, doon nakita. At ang pagkakilala ng mga missionaries, no, noong mga 1600 something, I said that is the Immaculate Conception. Talaga naman Immaculate Conception kung wala yung nakapatong ng mga damit, ano? Pero nitong mga nung nang 1950, 60s ganun, nagdadatingan mga Chinese from all over, pati yung hindi mga Kristiyano, mga Buddhist pa sila. Dahil sabi nila, yun daw revered doon sa Labak, Taal, na tawag natin Array of Kay Sasay. By the way, Kasay-Kasay, yan ay ibundi yan. Hindi lang mapronounce ng mga Espanyol, kaya naging Kay Sasay, no, naging Array of Kay Sasay. Yung mga Chinese, sabi nila, yun daw nandun sa altar, yun ang kanilang goddess, Matsu. Yan sa pinanggalingan ng salitang Macau, yung city ng Macau, no? Matsu. Yung Matsu. Yung Macau, dun sa Macau, kung kayo nakapunta nun, twice ako nakapunta dun, may napakataas na image ng babae, nakatingin sa South China Sea. Aba. No? At yun ay ang tawag nila si Matsu, siya ang protectress, goddess nila yan, protectress of the sea, ay di Stella Maris, no? Sa ibang lugar sa China, ang tawag sa kanya si Kuang Ying. Ang istorya niya, napakabait sa mga taong mga nangangailangan. Pag nagdasal ay tinatanggap agad. In the description, Blessed Mother yan. Noong ako'y dumating dito, noon ko lang nalaman kasi ako, ang mother ko taga-Taal. Pero, yung hindi, alam namin may nire-review doon Blessed Mother. Hindi nga namin alam doon sa Labak eh. Hindi kami napunta sa Labak eh. Bahaga ba mga kamag-anak ko yung mga nandun sa paligid. No? Doon lang sa malaking simbahan at nandun na naman ang replika. Pero hindi ko alam ng istorya ng Kay Sasay. Nung naging arsobispo ako dito, sa ako lang nalaman. At nalaman ko yung pagpunta ng mga Chinese, mga pilgrims na hindi lahat ay Kristiyano. Ngayon, nung naalaala ko, yun sa South America, second millennium, mga 1500 something, lumabas ang Guadalupe sa kay San Juan Diego noong 1531. At yung mga natives doon, yung mga Mexican, yung mga Aztecs, no, ayaw nilang maging Kristiyano bagamat doon ang mga missionary ginagawa silang Kristiyano, no. Ayaw, why? Because Christianity was the religion of their invaders. Hinahanap ng mga ginto diyan, etc., no. Ngayon, nung makita, nung nagpakita ang Mahal na Birhen, ang tawag sa kanya hanggang La Morenita, the little brown lady, La Morenita, no, morena, no. Sapagkat kakulay nila. Pagkatapos yung damit ng puro stars, tsaka yung flames ng sun na sa likuran, tsaka yung moon under her feet, no? Ayun ay symbols ng goddess nila, ng mga Indians. Pero sinabi ng Blessed Mother, tell our people, sabi kay San Juan Diego, I am not a goddess, but I am greater than all your gods and goddesses because I am the mother of God. And since that time, ang Catholicism hanggang ngayon, ang pinakamaraming Katoliko ay dun sa Latin America. So, ibig sabihin, ang Blessed Mother nag-evangelize, siyempre ginamit ang tayo, yung mga misyonero, na-evangelize ang buong Amerika, ang mga natives naging Katoliko. Ngayon, sabi ni Pope John Paul II, the hour for Asia has come. The third millennium is the hour of Asia. The gospel will return to where it all started, Asia. Ibig sabihin, sa third millennium, ang Catholicism lalaki dito sa dadami sa Asia. Ngayon, sabi ko, siguro ito yung ating, mismo ating our province has a special role. Para sa Pilipinas, na tayo 500 years ng na puntahan ng Ebanghelyo sa 2021, 1521 dumating ang Santo Niño, no? Yung symbol ng Christianization natin. Bagamat umalis yung mga missionary dahil pinatay yung mga paring kasama ng mga soldiers kasi pinatay sa Magellan, no? After 44 years, bumalik, nandun ang Santo Niño. At doon nag-umpisa, 1565, ang official Christianization of the Philippines. Kaya 458 years ng, sabi, rediscovery of the Santo Niño. Yung may celebration sa Cebu eh. Nandiyan ang Santo Niño ngayon sa Tanawan eh. Kaplag ang tawag nila. Yung rediscovery, no, ng Santo Niño. Pero talagang 500 years ago, in 2021, ang unang baptism at unang misa, yung lima sawa, no? Yun ang ating se-celebrate. Kung tayo 500 years ng the only predominantly Catholic nation in the Orient, in Asia, tayo lang ang maraming Katoliko. Eh.
ay may purpose ito. At sabi nga lagi ni Pope, pati itong si Pope Francis, nandito sabi, "You Filipinos, you are the bearers of the joy of the good news to Asia and probably the entire world," no? Ang mga previous Pope sinabi, "The Philippines is a jumping board of the gospel of evangelization in Asia." I think kaya very active ang Blessed Mother dito sa Lipa, mediatrix pati, sinabi ng mediatrix eh, 1948, "Pray for the conversion of China." Di ba uso ngayon, takot sa China, no? Lulusubin na tayo ng China, no? Lulusubin ka tayo. Nilusob na tayo ng Amerika, hindi pa tayo nakakahalata, eh, no? Inaapi na tayo ng Amerika, hindi pa tayo nakakahalata. Pero, kung lulusob sa atin ang China, at kung sa halip na manggulis nila, maging Katoliko sila, ay di maganda ang buong Asia. Sapagkat sa Catholicism, sa Christianity, everybody should love everybody, hindi yung papatayin, no? Ang kapag ang lima yung mga materialism, ang ginagawa niyan, pinapatay ang mga kalaban, lalo na mga mahihirap, di ba? Gaya nangyayari sa atin. Yung development na sabi natin magkakaroon, ay kuminsan ang kawawa niyan, yung mga pobre, sila ang sinasacrifice niyan, no? Di ba? Ngayon, no? May problema tayo, hindi binibigyan ng sapat ng sweldo ang mga kwan, mga labor. Wala nang yung strike, eh, no? Wala na po. Kasi puro contract. Wala na silang social security. No? Yan ay against the social doctrine of the church. No? Kaya yan ang, kung nadinig yung NTC, ako yung nandito yan, yan ang walang kawawang mga workers. Ano? At sabi, oh, nag-i-improve tayo. Ah, nag-i-improve si na Henry C, pinakamayaman yata, na 14 billion, ano? 14 billion. Yan silang nag-i-improve. Pero yung mga, yung sinamang, ano yung, sino yung panahon ni Gloria? Pandong, mga Pandoy, hindi nag-improve yan, nawala na eh, lalo yata naghirap eh, no? Pati yan ah. So, yun, hindi tunay na development yon. And ito, I think, in Batangas, kaya tayo meron itong strong advocacy with the Blessed Mother's help, no? We will bring a development na talagang may human face, no? Yung sinasabi ng Pope. So, bukod dyan sa magkakaroon tayo ng, nag-umpisa na yan, yung dati, 12 lang yan eh. Nung sunod na taon eh, may 3 dome na tayo, 9, 10, 11, may preparation. Nung mga sumunod na taon, lalo na magkaroon ng, bago pa magkaroon ng regatta, pumupunta na sa iba't ibang lugar ng Batangas, mayroon tayong laging kasama ang Kaisase at saka ang Blessed Mother. Pagkatapos nung regatta, yan, kung saan na, yung buong Batangas na yan, kaya na-declare nga ng ang September 8 ay wala ng klase ngayon, ano? Piyesta sa Batangas yan. No? Pagkatapos sa, pero dito, mayroong, bukod sa regatta, sa September 8, tinadayo yan, marami napunta yan. Ay sa September, from September 9 to 12, mayroong Asia Oceania Mariological Conference. Ibig sabihin, yung mga delegates from, may ilan tayong delegates from Asia, India, meron taga Sri Lanka, may mga speakers tayo, taga Australia, taga Papua New Guinea, paparito, dyan sa Kapuchin Retreat Center. And they will be part of the National Marian Pilgrimage in Lipa. No? Na mag-participate. Pero sa umaga, may mga conferences yan. No? So yan ang AOMC4. Ang first kasi, yan, kami ang nag-umpisa niyan, ang hiniling na sa Philippines. Kaya ang AOMC, dapat dito sa Lipa din nangyari, ay doon nangyari sa Alfonso, may magandang retreat house. Pero nag-umpisa diyan sa noong September 12, 2009, nag-umpisa dyan sa misa dyan sa Carmel, no? Ng September 12. Yung second, ay entirely sa Batangas, CRC din, AOMC2. Yung AOMC3 ay sa Pangasinan. Ngayon, hiniling nila na sa Batangas ulit, sa Lipa. Kaya AOMC4 ay dito. Ngayon, magkasalian, may mga, ang isa sa prominent na bisita natin ay cardinal, yung isang indigenous cardinal sa India. Siya ang magtotok sa Mary, Mother of the Poor of the Indigenous People of Asia. Yung mga, kasi indigenous person siya, IP siya. No? So yan, pagkatapos, ang maganda pa dyan, nadagdagan, ito yung palagay ko, sign ito ng ating another grace. Eh. Sa 14 ng September, yun ang kapistahan ng Banal na Cruz, no? Very, very important siya sa Batangas, lalo sa Bandang Bawan, yan, no? Banan at Alitagtag, ya Lemery, ay kwan yung itatalaga officially ng Padre Pio Church ay National Shrine. Oh. Then ay nung mula pa nung 2008 ay Archdiocesan Shrine na.
yun ay fit ha, hindi nangyayari na mabilis, na matagal bago maging national side. Ang pinakahuli atang national side, Antipolo eh. No. Pero yan, ang national side na ang Padre Pio, madaming pupuntahan diyan. Kaya punong-puno yan. Yan ang, yung Padre Pio, alam natin yan, ay native church to. Pagkatapos, yung 90% nang napunta diyan, every Sunday, o kaya every 13th of the month, hindi taga Batangas. Taga ibang lang. Kaya nga agad naging national sign, declared by the CBCB. Kaya we will have a special celebration yan. At napakaganda yan sapagkat this year is the year of consecrated life sa buong mundo. Ay si Saint Padre Pio ay consecrated. Yan ay year of the poor sa ating sa Pilipinas, no? Ay si Saint Padre Pio chose to be poor. Bao Pablo. At saka yan, nakasento tayo sa Eucharist at Archdiocese preparation sa Cebu 51st International Eucharistic Congress ay Eucharistic year natin sa dito ngayon. Kaya maraming blessings. And I think ang Batangas is very blessed, no? Meron tayong, matagal na tayo hindi dinadaan ng bagyo, pero last year dinaanan tayo ng bagyo, Glenda, no? Glenda. Pero wala nag-complain sa Batangas. Kasi katatapos lang ng Yolanda. Eh. Tsaka maganda ang kondito sa Batangas. Pero yung Glenda pala, hindi pala yan, hindi tragedy. Bagamat may isa yatang namatay, dalawa, no? Hindi tragedy sa Batangas. Ano yung bakit? Blessing eh. Yeah, why? Kasi mamamatay ng mga nyug eh. Mm-hmm. Hindi makontrol yung kokolisap. Inahit niya yung buhay. Isang Glenda lamang eh, wala na. Buhay na ng buhay. Yung dating puputuli na ng mga nyug. Ay malaka, ito yung one of the exports ng ang product ng Batangas, nyug eh. Nawala lahat. Natigil ang kukulisap. So Glenda was really sent by God as a blessing. Katulad din nung yung bagyo nung dumating si Pope Francis, si Amang Bagay, si Amang ano? Blessing si Amang ha. Kung hindi na ka ng Amang, patay na si Pope Francis, dito papapatayin. Na-diffuse yung Bombay. Sige, alam na yung military. They admitted it eh. Di ba napatay nga si Marwan? Yan nagtuturo ng paggawa ng Bombay. Ano? Talaga yung puntriya si Pope Francis. Pero na-diffuse dahil doon sa bagyo. Kaya blessing yung mga yun. Akala natin lahat ng tragedy ay kwan talagang kawa. O yung mga disaster ay hindi. Pero ang Batangas is yan. Tumataas ang ating product, no? Sana magpatuloy ito. Ito nga ang purpose ng ating app. No? By the way, dito din, yung ating advocacy, Marian Devotion, may connection sa ecology. Kaya nga gusto natin maging malinis ang Taalik. Eh. Nung nag-umpisa tayo ng regatta, hindi nagko-cooperate yung iba, yung mga may-ari ng fish pen. Sabi, ay pakulo lamang yan ng simbahan sa pagkasin ayaw dun sa mga fish cages. Totoo naman. Ang simbahan dito ay zero fish cages ang aming objective. No? Hindi dapat gamitin na yung fish pond ng mga mayaman, lalo ng mga Taiwanese at saka ng mga Korean. Ang dagat na yan. Ganawa nila yan sa Laguna Lake, sinira. Kaya ngayon, nagkokontrol na yan and we are nagkakaisang gobyerno, simbahan, ang private sector para i-preserve ang kagandahan ng Batangas. Kaya may paraisong Batangas, no? Sila yung ating amen. At yan, patuloy yan. Kaya nga nung dumating sa nagpakilala ito sila, sila Jay, I was very happy i-connect sa ating advocacy for the preservation of environment. Lumabas yung tamang-tamang labas yung lado ni Pope Francis. Lahat ng sinasabi niya, yun ang ini-implement natin sapagkat talagang kung tayo tunay na Kristiyano, kung tayo naniniwala sa Diyos at saka sa mahal na Birhen, ay we should protect Mother Earth, no. Nandidiyan yan, no. So yun ang ating mga magagandang nangyayari ngayon and I hope tayong mga buong mga Batanggenyo we're very much blessed at gusto natin ma-bless din ang buong Pilipinas. Yan ang panalangin natin, magkaroon tayong tunay na pagbabago at ang buong mundo sapagkat kung hindi tayo magbabalik sa Diyos at kung hindi tayo magdadasa sa Ina ng Diyos ay tayo ay walang pupuntahang mabuti. Magandang balita po ito as Bishop at tama-tama ito, matutuwa itong mga taga-pusod, lalo na sa pangungunan ni Atty. Ipat Luna. May kasagpi pala tayo sa pagpapanatili na kasama Christine ang ating Taalik. At tama-tama itong panahong ito, mayroon mga bagong tayo, yung aming mga kasama na hanap buhay. Ang pangalan ay Earth Clean Environmental Management Corporation. Pero po ito ay naghahanap buhay habang naglilinis ng ating kapaligiran.
at nais nating batiin ang mga kasama natin sa Earth Clean Environmental Management Corporation. Siguro po, nabanggit ninyo na ang ating regatta ay September 8. Mayroon po ba tayong mga detalyadong balita sa ating mga kababayan kung sino ang dapat na kakausapin, saan ko contact at lahat ng para po malaman nila yung ibig na sumali? Sa pagpasok po ng September 8, ang host town po natin para sa taong ito ay ang Laurel, Batangas, yung parokya po doon. Kasama na rin po ang gobyerno, si Mayor Amo sa Laurel. No? At sila po yung naghahanda ng mga preparations natin para sa Marian Regatta. Usually po ang regatta po ay nagsisimula ng alas 4 ng madaling araw po na andoon na, nagdadak na ng unti-unti para po pagdating ng alas 6, nakasakay na po lahat sa bangka na andoon na sa may lawa ng vulkan, malapit po sa vulkan. At ang gawa po nito ay clockwise po yung ikot pamula po sa Laurel. Ano? Uh-huh. So, ang mga bayan-bayan po, meron silang mga docking area din. Na yung mga towns around the lake, meron po rin silang mga bangka na sasama doon. Ano? Kanina po makikipag-ugnay ang sino mang nais na sumama? Sa pakikipag-ugnayan po dito ay di meron pong sa mga parokya po ng bawat towns na nakapalibot na andun yung ibang mga pwedeng makipag-ugnayan kung sino mga sasama. Ano? Yun hong mga parokya, yun ay appear ng buong archdiocese. Ano? Kaya kung kayo halimbawa, tagalab malayo kayo katulad sa Batangas, pwede hos kayong magkaroon ng mag-organize at sabihin nyo sa pwede makipag-ugnayan sa mga parokya sa malapit sa lake. Ano? Ngayon, yung mga taga-ibang lugar, katulad yan, marami hong boat yan. May special boat po para sa akin, 100 ang capacity. Ang nandyan lang po, yung magdadasal lang. Hindi po pwede mga nagdadaldala, nagsisigarilyo. Bawal hong magsigarilyo sa lawa. Ho. Yan ay unecological. Bawal hong magtapon ng dumi dyan sa lawa. Mahigpit po tayo di. Ano? So, yun hong boat ko, good for 100. May kasama ko mga Taiwanese pilgrims. 17, dalway pare. Ano? Taiwanese pilgrims. Pagkatapos mayroon mga pilgrims from America, yun hong La Pieta, no? Meron ding ilang mga taga rito, yung mga talagang magdadasal, mga madre, sapagkat dala ho natin ang Blessed Sacrament. Doon sa boat ng kinalalagyan ko, taon-taon na yan, no, ay ang Blessed Sacrament ay nangunguna at kasama ang image ng Mediatrix at saka ng kay Sasay. Kaya po, kung kayo magpapalista, ay magsabi kayo doon sa una doon sa Laurel. Pero meron din tayo mag-contact kay Miss Aileen ho dyan sa gobyerno. Pero si Kwan, si Majo sa Chancery. Pero hindi ho mag-guarantee na kayo makakasama. Lalo na kapag kayo huli. By the way, mag-proposition ho ang mag-motorcade ang kaisasay mula dun sa Mediatrix Church patungo sa Laurel. Nang maagang-maagang sila, madaling araw. At yung kaisasay naman mula sa Labak papuntang Laurel. Papunta din doon sa lugar. At doon magtatagpo lahat sa Laurel. By 5 o'clock, dapat nandun doon na sa on-site para sasakay na sa, dapat nakasakay na sa barko. Sapagkat 6 o'clock en punto ay iikot na yung prosesyon. At ang pagbaba, 10 o'clock, may prosesyon sa Laurel, 10 o'clock ay misa. Kaya yung iba po, pwedeng sa misa lang magpunta. Ang hindi yata pwede, kailangan po maaga, dapat nakalista na yung mga sasama. Sapagkat, may waiver. Yan po ay hindi ako natutuwa dyan. Pero kailangan sumunod tayo sapagkat utos siya ng for safety yan, utos ng Coast Guard. Sapagkat ang ginagamit po nating barko, except for one, may isa na ngayon tayo, no? Hindi encourage ka, ay puro fishing boat. Na hindi naman yan pampasahero. At sa, kasi wala pa tayong, yun ang aming pinapauso, na magkaroon ng mga excursion boat, yung mga hindi yung pang fishing. At meron ng isa na bleblesan ko one of these days, bukas siya sa Makalawaya. At bleblesan ko, ang may-ari niyan ay ang yung Lima Hotel. Ang Lima po ay Lipa Malbar, no? Lima Hotel na diyan bleblesan sa Balete. At yun po'y maganda, talagang pang-tourist, no?
ay ako, alam nyo, kaya ako na-inspire dyan. Ako pinadinala sa Taiwan. Yung mga taga-Taiwan nga papa rito, may maganda sila yung Sun Moon Lake. Meron kaming mga tourist boats na sinakyan. Mga kuminsan 300 ang laman. Pang tourist lang. Pang lake lang. At may mga talagang pinagandaan lake. Malinis na malinis. May mga daungan, no? Talagang pinupuntahan yun. Ay, napakaganda. Pero alam nyo, wala silang vulkan. At hindi gaano nature yung around. At saka, yung Sun Moon Lake is... ang Altaan Lake is 10 times bigger than Sun Moon Lake. Ay, pero hindi nadayo yun. Bakit hindi ang atin? Kaya we are, itong ginagawa natin religious activities ay talagang promotion ng tourism. Pero sa amin talaga, ginigit namin healthy tourism. Anong healthy tourism? Diyan, religious. Pilgrimages yan, no? Cultural. Marami dito, halimbawa, yung mga sayaw dito, marami mga at saka history ng Batangas, ang tawag dito ng kailangan, Kumintang eh. Kingdom of Kumintang ito. Nire-revive namin yan para maging interesting naman talaga sa tayo. At saka yung scenic. Yan, napakaganda. Kaya ayaw namin pasisira ang mga bundok sapagkat bilyong taon bago naging bundok yan. Sisirain ang JG Summit for only 1 week, no? Hindi pwede, no? At saka iba pa dyan, sa Santo Tomas, ang sisira dyan. Kaya nandiyan dyan, natuwa ako kay Jay sapagkat nakita ko yung plano ng mga maninira. Nakita ko yun. Sabi ko, pakita sa atin yung mapa ng mga sisirain nila sa Batangas. It's a crime against humanity yung gagawin nila. So yun, sa September 8, pagkatapos ng mass at pakakainin yung mga bisita, ay babalik motorcade ang pupunta pa lang dalawang images ng Blessed Mother sa Labac, doon magkakaroon ng vigil, and then next day sa Kalaka sa shrine ng Saint Raphael, dinadayo din niya ng mga tao taga ibang lugar. Pagkatapos sa Monte Maria the next day, sa hapon laging kasama sa Monte Maria buong maghapon ay kasama yung mga foreign delegates, no? The next day, lagi ang third day ay sa cathedral. May overnight sa cathedral hanggang sa 12, no? May prayer whole night sa prayer bago sa 12 ay yan, marami tayo adoration, procession sa 4 o'clock ng umaga pagdating ng mediatrix, adoration, conferences, meditation hanggang sa ang pinaka crown ay yung mass ng 3:30 sa na sa mga mining at coal. Kami po sa Amen ay tuloy-tuloy po yung aming mga ginagawa, especially sa massive clean up ng Taal Lake, tapos sa Kalumpang River, at lagi po kaming sumasama, nakikiisa sa mga Marian Regatta at International Coastal Cleanup. Sumasama din po kami, at ito po yearly ginagawa po namin yung massive tree planting. Last year po, almost 100,000 po ang natanim po sa buong Batangas. Ngayon at sa nga susunod na taon ay mas madami pa ho. At ang aming pong, kung ang tinanim po namin nung isang taon ay mga yung pong forest trees, ngayon po ay fruit-bearing trees. Na yun po ang, ito po ang ginagawa at sinasabi ng mga tao na sana yung pagkatanim nila ay sa ilang taon ay mapakinabangan. At madami na po ang sumasama. At syempre ho, alam naman po natin na ang ating pong mga advokasya dito sa Batangas sa pangunguna po ng ating mahal na Archbishop ay talaga hong masidhi at talagang ating tinutulan, lalo tigit ang pagkasira ng ating kalikasan sapagkat tayo po naniniwala dito sa Batangas na ito isang paraiso. Kaya ho, kung ito isang paraiso, dapat nating pangalagaan at mahalin. Tapos, yung sumisira ay tututulan. Number one po yung tinatawag po natin sa mining. Practically, nabalitaan po namin na sa ibang mga ating mga kasamahan, the whole of Batangas ay gusto po nilang minahin. Dahil alam po naman natin na ang yaman ng Batangas sa pamula sa Taal Lake, kaya ang gaganda ng mga ng lupa, ang gaganda ng mga bundok, ang ganda ng mga puno. Isa po sa tinututulad po natin ay yung pong Egerton MRL gold mining industry na pumasok na. At nagtaka po kami dahil ang sabi po nila ay 29,000 hectares. Imagine po, 29,000 hectares, nagsimula po sila sa lubo.
at nagkaroon po sila ng exploration. Kami po'y nagulat kung bakit po ito'y 29,000 hectares sapagkat ang lubo ay 19,000 hectares lamang. Paano ito? Ay napag-alaman po naman namin na hindi lang pala lubo ang gusto nilang wasakin. Kung hindi, ibang karatig katulad ng San Juan, Taisan, Batangas City, kahit mga ilang parte ng Mount Banoy, at marami pa hong dito po sa Batangas. Isa pa lamang po ito na mining industry ay how much more yung iba po mga application. Salamat naman po sa Diyos dahil po nitong nakaraang buwan, sa pangunguna po ng ating mahal na Archbishop at ating mga pari, tayo po'y nung isang taon pa kami tumututol at nagkaroon po kami ng rally. Sabi po ng marami, wala na kayong magagawa kasi rally na kayo ng rally. Wala naman mangyayari yan kasi sabi nga po, sa buong Pilipinas ay most of the rallies ay walang nangyari. Sapagkat sabi nga po, parte po ito ng national government program. Pero salamat sa Diyos dahil naroon po ang kamay ng Diyos dahil marami po mga tao ang ginamit niya. Unang-una, habang po kami pumupunta sa DENR, kami po ay nakikipag-dialogue doon. May mga mini rally po kami, hinarangan po kami mismo ng mga DNR. At sabi, hindi daw po kami pwedeng pumasok doon dahil nga sabi po, during that rally, may tumawag po sa akin strange number. At ito po ay si Ma'am Gina Lopez. Sabi po ni Ma'am Gina Lopez, Father, pakisabi po Archbishop sa mga pare, walang mangyayari sa rally ninyo diya. Kinakailangan magsama-sama tayo. Pinapunta po niya ako sa ABS-CBN at doon po kami nag-usap. Kasama po ang ilang mga kababayan po namin sa Lubo. Sapagkat ang pinaglaban po namin during that time hanggang ngayon ay Lubo. Sapagkat for 10 years, sila po ay nagkaroon po ng exploration at madami na po ang nakuha doon. At kaya nga po sila nag-apply for 29,000 hectares na gusto nilang wasakin ang Lubo. Ngayon po, nung pong nagulat po si Ma'am Gina dahil ito pong mga Tagalubo na kasama ko, ilang jeep po ito, ay alas dos po na madaling araw, ay talagang hindi na kumain, pumunta po doon. At nagulat, and she promised us na itong labang ito ay kanyang hindi bibitawan. At nagkaroon nga po sa pangunan po ni Archbishop at mga pare, nakaraan pong June 29, ay God's providence po, ito po'y Pope's Day. At habang ini-announce ko po sa mga pare, sabi po ng mga pare, Father, tamang-tama yan na kung darating si Ma'am Gina, doon natin iganapin ang Pope's Day. So, Ecological Symposium, at the same time, Pope's Day, ang dami pong mga tao. Hindi lang po galing sa Lubo, kundi all over the Batangas, from other places pa ho. At alam ho ninyo, nakakakilabot po yung reaction ng mga tao dahil yung po mga Tagalubo na mangingisda, mga magsasaka na para bagang sasabihin na wala tayong magagawa kasi billionaire po ito Mga Canadian at Australian na companies po ito na gustong pumasok at sumira sa ating Batangas. Ito po, nangyari ang panawagan na Ted Filon pa, nagginawan po ng paraan na ito po ay mga volunteers po ito, mga tao po na advocates for environment. Alam mo ninyo na kasi po yung pong sanggunian pambayan ay yes to mining na at ang barangay. But after 2 to 3 weeks, bigla pong nabaligtahan. Sila po'y, ito pong sanggunian bayan ay bigla pong nag-no to mining. Bakit to? Unang-una ho, dahil nga siyempre ang daming nagdadasal. Pangalawa, ang nape-pressure po sila kasi kahit po yung mga kapitbahay na mga konsyel at mga vice mayor ay hindi sila pinapansin. Talaga ho nga mga tao ho ay naroon po yung kanilang pag-aalab sa kanilang puso na ito'y pagtulong-tulungan natin, ito'y ating tutulan ang mining. Ngayon po, sa mining po, 2 out of 3, barangay, bayan, Kapitolyo. Ngayon po, napanood na po namin ang sanggunian, bayan, pero yes pa rin ngayon ang barangay. Bakit po? Sapagkat binibigyan po ng mga pera, million po, ang mga barangay. Na ngayon po, nag-recruit ko po sila ng mga 30, each barangay, 30 scholars. Siyempre, mga tao namang ito, yung hindi nag-aaral. Tapos, nung po nagkaroon po rin din sila ng pro-mining rally, na marami po dito na binayaran,
isang pirma mo, 1,000. Pirma lamang po, 1,000 lang, 1,000 po ito. Siyempre, ang kalaban po natin dito ay pera. Pero ang salamat naman po sa Diyos, dahil ang ating mga barangay leaders, sa pangunguna po ng mga ating Paris Priest Father Jojo Mendoza at nung nakaraan si Father Benny, naturuhan po ang mga tao. Nagkaroon po ng education. Sabi nga po, dito po nagsisimula. Kaya nga po yung ginagawa po namin ni Archbishop ng mga pare, kasi ito po ay minsan namin media na lalabas minsan magra-rally. We need to do that sometimes kung kinakailangan. Sapagkat sabi nga po, hindi ito magiging democratic country kung hindi tayo lalabas minsan ng ating kalye at hindi tayo magsasabi na ito yung dapat nating gawin. Salamat at nangako naman sa atin ang provincial, pero kinakailangan po nila na in black and white, sabi nga po ni Archbishop, ipakita nila na ito ay magkaroon ng ordinance. Kaya po, last Wednesday, nagkuhan po kami ng petition letter to file an ordinance para ang mining sa Lubo magkaroon po ng total ban sa Lubo ng mining. May tanong, bakit daw hindi buong Batangas na? Yan po ang gusto po namin, buong Batangas na. Pero sabi sa amin, magiging mahirap ang laban kapag buong Batangas. Kaya nga ho, simulan po natin sa Lubo, although doon kasi nangyayari ang labanan, pag nanalo tayo doon, unti-unti na po itong malalabanan hanggang tinutukan po kasi tayo ng buong mundo eh. Sapagkat meron po tayo yung Verde Island Passage. Ito ho, ang Verde Island Passage po ay center of the center of marine biodiversity sa buong mundo. Ibig sabihin lang po ito, sa buong mundo, dito po makikita ang pinakamadaming isda at pinakamadaming klaseng coral reefs at species sa buong mundo. Ano po yung Verde Island Passage? Ito po ay Batangas, Mindoro, Occidental, Oriental, Marinduque, Romblon. At marami po dito ay nasa Batangas. At tutok-tutok po ang Lubo. Pangalawa po, yung coal sa Batangas, sinabi po ni Archbishop kanina sa GG Summit, ito po ay mas malapit sa Pinamok at Simlong. Talagang dinadaanan at ang lapit-lapit ng Isla Verde. Kaya ho, itong pag natuloy po itong coal, ay grabe po ang destruction sa ating environment. Kaya ho, ito ay tuloy-tuloy po natin itututulan. At ang maganda ho, unti-unti po ang mga tao ay nabubuksan ng isipan. Last, kalaka. Ang kalaka ho, grabe ho ang problema natin ngayon. Sabi nga ho, sa atin ng environmentalist sa buong bansa, sabi sa atin, bakit kayong mga Batanggay nyo, napayagan ninyo na ang kalaka, kasi ang kalaka ay naging kusina na daw ho ng buong Pilipinas. Bakit ho? Yung napukor ho diyan, kauna-unahang coal power plant, binili na ho ng DMCI. Tapos nagkaroon po ng expansion. Tapos dire-diretso na po, may SL Tech, may Ayala, may Phoenix. Tapos hindi pa ho nakontento ang DMCI hanggang Balayan, meron na po silang dalawang 350 megawatts na coal-fired power plant. Nakaplantsyado na ho doon. Wala pa hong isisi, pero dire-diretso na kasi ang kanilang programming from national. Kaya ho kami po ay nababahala dahil grabe ang mangyayaring ito kung hindi natin tututulan. Salamat po at may obispo po kaming napaka sipag at napaka talaga hong mapagmahal po sa kalikasan at ang mga pari po ay sumusunod sa ganyang pong advokasya at ito po ay damay-damay pa ay pong ang marami po ang talaga hong nabubuksan ng isipan. Kaya ho, siguro sa isang banda, hindi po ito sa isang iglap ay matututulan. So, we are giving 5-10 years para tutulan ito. Tanda po kami, kung hanggang more than 10 years, kami po'y tuloy-tuloy ang laban. Kaya nga ho, tayo po'y manalangin dahil po kinakailangan po talaga natin ng grasya ng Diyos. Dahil nga, kami po'y nakatungtong sa pangaral po ng Laudato Si kay Pope Francis na kinatawan ng ating mahal na Panginoon. Sabi nga po niya, everything is connected with each other. Hindi pwedeng mahal mo ang Diyos tapos iwinawasak mo ang kalikasan. Hindi pwedeng mahal mo ang kalikasan, hindi man minamahal lang ang tao, ang iyong kapwa. Kaya nga ho, tamang-tama, ito'y pangbukas sa ating isip at puso para itaguyod po natin ang paraisong Batangas.
Mabuhay po, up up Batangas. Salamat po, Father. Nako, Father, yung naumpisa, parang umpisa pa lamang yan. Baka siguro, Father Dax, ay mas mabuting may regular na ano tayo, yung siguro from time to time, ay kami, kayo ay aming may imbitahan sa pahintulot ng ating mahal na Bishop. Archie. Mahal na Archie. Ano nga po ba yung Laudato Si? Di ba ito ay... Encyclical. Opo. Yan ang bagong encyclical ng ating mahal na Papa. At ang ibig sabihin ay tayo ay pangalagaan ng ating environment. Kaya ang ating pong Archdiocese... Ang tawag ay caring for our common home. Oh. Halagaan ang ating pangkalahatang tahanan. Okay. So at ito pong ating chancellor, si Father Oka, ay Father Oka Andal. Kaulo nyo, kaulo. Si Father Oka Andal po, ang father niyan po ay kapatid na paborito ng aking tatay. Pareho na silang yumao. At siya po ay isang natalaga na ano tawag dito, sa parokya ng Isla Verde. At nais ko pong, alam ko pong may mga malakas ang kanilang kampanya rin dito pertaining to the protection of the environment. Pwede po bang bigyan nyo kami ng update? Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na po sa taga-subaybay ng up-up Batangas. Ako po bilang kuraparo ko ng Isla Verde ay talagang sumusuporta dito sa advokasya ng Archdiocese at panawagan na din ng Mahal na Santo Papa. Noon pong nag-rally sa Lubo nung Pope's Day, kami po ay humigit kumulang sa 50 katao mula sa Isla Verde, mga parishioners at iba't ibang kasama po yung mga fishermen at ilang mga miyembro ng komunidad ng Isla Verde na talagang nag-volunteer po para sumama at makaisa dito sa panawagang ito, kasi ang nakataya dito hindi lang ang kanilang hanap buhay kundi ang kinabukasan din ng kanilang mga anak. Maganda po na meron uling na-discover na 100 new species dito sa Verde Island Passage, at ito ay patunay na talagang dapat natin itong pangalagaan. Patuloy po ang panawagan namin sa parokya upang magkaroon ng tinatawag na social awareness ang mga tao at mas maging mahalaga sa kanila o mahalagahin nila itong pangangalaga nga sa kalikasan. Meron po kami ginagawang mga education campaign at isinasama din po namin dito yung bilang pagmamalasakit din sa maraming mahihirap na tagaroon. Ang Isla Verde po pala, by the way, ay walang kuryente at systematized water system. Tunggalang yung kanilang ginagamit na sa tubig. Tapos medyo maalat po ng konti. Kaya kailangan talaga ng tulong sa ganitong bagay. At wala din pong sistemang pang-transportasyon, no? Yung kalsadang pang-transportasyon. Para po makapag-aral ang mga bata, naglalakad ng 1 oras, 2 oras papunta sa paaralan. Kaya nga, kasabay po ng pangangalaga sa kalikasan, yung education component na para alagaan ang kalikasan, ine-educate din natin ang mga taga-roon upang magkaroon sila ng kamalayan hinggil sa kahalagahan ng edukasyon, kahalagahan na siyempre takot sa Diyos, kahalagahan din ng pakikiisa sa komunidad upang magkaroon ng tamang kaunlaran o kaunawaan hinggil sa kaunlaran. Kaya siguro sasamantalahin ko na din ang pagkakataong ito para
hingiin ang suporta ng mga universities and colleges dito sa buong Batangas, sa kapalihintulutan na rin ni Kuya Ding at saka ni Archbishop, upang suportahan yung kampanya namin na yung mga graduate ng Isla Verde National High School na hindi nakakatapos ng pag-aaral dahil sa kakulangan, sana man lang kahit isa o dalawa sa kanila ay may scholar ng kaanumang colleges o university doon. Napakalaking tulong na po sa kanila. Nakaka-touch po na makita ko bilang kura paro ko na realidad nga pala na hindi lahat ay nakakatungtong ng kolehiyo at para lang sila makapag-aral ay namamasukan. Nakalimitan din naman ay hindi nakakatapos sapagkat kulang na sa kaisipan, kulang pa rin sa pinansyal na tulong, may problema pa rin sa pamilya. So dahil dito nagsasama-sama, konti lang, 1 to 2% lang po ang estimate na nakakatapos ng kolehiyo. At dun sa 1 to 2% na yon, ilan din lang sa kanila ang nakakapasok ng trabaho upang makatulong sa pamilya. Kaya binubukas ko po itong forum na ito para manawagan din nga sa mga president and dean ng colleges and universities all over Batangas upang hingin ng inyong tulong at suportahan yung paniniwala namin na ang edukasyon ang susi talaga sa kahirapang dinaranas ng mga taga Isla Verde sa patnubay ng aming patron na si San Pablo Apostolo, Saint Paul the Apostle, kasabay ng aming adhikain din na o panawagan na tulungan po ninyo na o magsama-sama tayo na suportahan ang advokasya ng Archdiocese upang protektahan ang Verde Island Passage at ang ating kalikasan. Huli na lang po, gusto kong idagdag dun sa sinabi ni Father Dakila na walang magagawa talaga yung rally lamang. Sa initiative po ng Archbishop, nagbuo na rin po ng kung tawagin namin ay St. Thomas More Association of Lawyers for Transformation sa pangunguna po ni Father Benny Aguila or SALT kung pagmamahal sa katotohanan at pagmamahal sa kalikasan at pagmamahal para isabuhay ang kanilang pananampalataya ay magsama-sama at samahan ang Archdiocese upang tulong-tulong nating itaguyod ang sabi ngay kapayapaan at kagandahan ng order ng society under the guidance of the Archdiocese of Lipa. Of course, headed by His Excellency. Kaya nananawagan na din po kami sa lahat ng mga lawyers na may puso na gawin itong bagay na ganito upang sumali at makilahok dito sa SALT pong ito. Maraming pong salamat. Maraming salamat po, Chancellor Oka at Father Oka. Ngayon po ay bibigyan ko naman natin ng pagkakataon itong ating mga kasama na magkaroon ng tig-itig isang pagkakataon makapagtanong. Uunahin ko na ang ating itong nag-arrange nitong ating pakikipag-ugnay na ito, si Councilor Nilo. At siguro ay bigyan mo na rin kami ng bigyan mo na rin kami ng update sa konseho at ituloy mo na. Salamat, Engineer Andal, sa APAP Batangas, sa inyo pong lahat, sa ating Archbishop, sa lahat ng pare, sa lahat ng bisita. Doon sa mga taga na botas, hindi humalabon, ano ho? Kaya ho, angat ho yung Batangas, kasi ho yung very vocal ho, yung Archdiocese, lalo ang obispo, na talagang dito ho kami takot eh. Mga politiko ho, ako'y politiko since 1988. Konsyal lang ako nalipa, 88. Pero noon ako'y magkabait, 2004, noon dumating ho yung obispo. So, sa tunay po,
malaking bagay ho na sabi nga yun, lagi sabi nila separation ng church and state, yun ho laging attitude ng politiko eh. Pero dapat ho, pakialaman kami talaga ng politik at ng bispot dahil ho yung tuwid na daan eh, talagang kilo-kilo pa rin ho eh. Wala pa rin ho. So yung spiritual pa rin ho ang kailangan namin. Dasal, katulad din ho ng mga pare na hingi rin sila ng dasal kahit sila yung head. So dito sa lungsod na Lipa, kung hindi rin ho very vocal ang bishop eh, ito ho ay hindi gaganda rin ho ng ganito. So especially ho kung ngayon may kampanya rin. Ang kampanya ko ay bawal na ho subdivision sa lungsod na Lipa. Kasi noong way back 1991, sabi ho ng NEDA director doon ni medalya o apelido Tagalipa ho yan eh. Sabi nila magiging center of ng community ng commercialization ay siguro yung Batangas City like Divisoria, kino-compare niya then the Lipa City as Makati. Eh nangyayari sa Lipa nga yung nandun lahat yung kinakampanya ni na Father Duck na kwan. Nandun lahat ho sa pier ng Batangas City hanggang Lubo, hanggang Kalaka. So dito naman ho sila nagre-reside. Dito ho tumitira sa lungsod ng Lipa dahil maganda ho ang klima namin. 1,200 feet above sea level. Kaya lang sumosobra na ho talaga rin ang subdivision. Sobra na ang subdivision. Ibig sabihin pumuputol na rin ho ng puno, umiinit na rin ho kami. So Lipa ho, libre ho kami sa kalamidad. Tama ho yung sabi ni Bishop, yun hong kukulisap, naging apektado ho niyan yung buong Batangas. Nung kalugin ho ng Yolanda, yung kukulisap ng laglag, nawala ho yung kulisap, buhay ho ulit yung aming mga puno ng nyog. So nandyan ho lagi yung kwan ng Diyos. Nandito ho ako ho ay isang involved sa Mary Mediatrix of All Grace since 1989. Sa Carmel po ako. So ako ho ay nagdadrive-drive doon paminsan-minsan ng jeep. So sa Sanggunian naman po, yun yung update ko. Kami ho ay nagpapasalamat sa Patangas at nilalive ho nila, pinakikita ho sa community channel yung nangyayari sa session sa Sanggunian. Eh narinig ko lang ho isang araw na parang may mga barangay captain na ayaw yata kaming marinig na. Ayaw ng freedom, ayaw ng demokrasya. So hindi pa rin naman ho sigurado. So pag-uusapan ho namin ni na Vice Mayor kung tunay ho ito na bawal na ipalabas ang Batangas sa Katbiya Week 1 ang Channel 6 at Community Channel na makita ang session ng Sanggunian. Dahil minsan ho nakasama ko ni Bishop sa isang session na Sanggunian ng Batangas City. At kita rin ho namin doon yung mga konsehal na talagang kailangan ho din ng guided ho. Dapat mag-guide ho talaga ng mga pare ng Roman Catholic especially ho. So yun lang ho, magandang umaga ho at maraming salamat po sa Batangas. Naging tagapag-abot ko na ng mic ang ating kamahal-mahalang Archie. Ibibigay ko naman ang pagkakataon kay Colonel Alner Villarreal. Magandang umaga pong muli sa ating lahat. Ang tanong ko po ay naka-address kay Father Duck, sa narinig ko ang ganda ho ng inyong adhikain dito sa ating province of Batangas, hindi lang ho sa Lubo. Kasi nakita ko rin ho doon, napakalaki pala ng sakop ng hindi lang. Kung ilalagay lang ho sa Lubo, ay kulang pa yung isang buong Lubo na mawawala na sa mapa yan. Eh, ako po kasi naniniwala rin na ang bawat hakbang natin na ganito, eh, kinakailangan i-involve natin ang lahat, Hindi lang, pati yung mga nakaupo sa gobyerno, kasi although mayroon dyan, pero mayroon ding against dyan. Kasi napakaganda, ako yung naniniwala na sa ganda ng layunin ninyo, hindi maaaring, ang kailangan lang ho, ma-inform ang tao para ma-aware sila. At ako yung naniniwala na lahat ay sasama dyan, dahil para sa atin lahat ho, hindi lang ho sa Pilipino, sa mundo, against humanity, sabi nga ho. So, ano-ano na po yung mga hakbang pa ninyong na nagawa para ibig sabihin yung mga pakikipag-ugnayan, hindi lang ho sa mga taong barangay, although yan ho ang pinakamahirap na gawa, napakalaki niyan. Imagine, iisa-isahin nyo yan. Kasi nasubukan ko na rin ho magbara-barangay noon. Kasi nakita ko rin, nagkaroon din ako ng experience, pag maganda ho ang layunin ninyo, ay talagang sasang-ayunan kayo ng Meron hong nagagawa ang individual, bawat isa sa atin, anuman ang profession, na may magagawang tulong. Sabi nga natin, parang tayo, yung broomstick, Kung isama-sama tayo, may magagawa tayo. Malaking magagawa. Yun lang po.
So, salamat po. Okay, salamat po sa inyong tanong. Ang isa po sa konkretong aming ginagawa ngayon ay unang-una yung Amen members po ay patuloy na dumadami. Ito pong mga volunteers po ito na nangangalaga at nagmamahal sa kalikasan. Ngayon po ay dire-diretso po kami ng education campaign. Ito po ang isa sa pinaka-backbone ng advokasya. Kasi kahit ano po ang aming ginagawa pag hindi naiintindihan ng mga tao. Kaya ho, naging madali din noong rally namin sa Lubo na bago po yung massive rally na madamihan talaga, ay pumunta po kami sa barangay. Kahit po yun ay lilima, sasampo ang nakikinig, diretso po kami. May PowerPoint presentation kami, meron po kami kamang ginagawang, kahit po may maririnig po kaming, wala magangyayari yan. Kasi may mga pro-mining talaga, na talaga hong kami, minsan eh, may isang barangay doon na kami hinarangan at hindi kami pinapasok. So may mga ganyan ho talaga na sabi nila hindi kayo pwede pumasok dito kasi yung isang barangay doon, yung barangay captain, talagang maraming natatanggap. So pero hindi po kami niniwala na pag sinabi ng barangay captain na kami ay pro-mining, hindi lahat. So kami po ay nagkakaroon po ng signature campaign. At sa signature campaign po yun, nakita po namin na mas madami po talagang ayaw. At sino lang po ang may gusto, edi yung mga katrabaho doon, yung mga nakaka-receive, nakakaunti naman po. Ngayon po ay hindi lang po ito sa lubo namin ginagawa. Kung hindi, dire-diretso po yung aming, kung natatandaan po ng ating mga pari, magkaroon po kami ng mga ecological symposium. So ginawa na po namin ito sa Batangas City at sa dire-diretso na po ito. Ang nangyari na po ito sa may Kapitolyo, nangyari na rin po ito sa University of Batangas, at ngayon po, this coming September 24, sa Olca naman po, sa Early Day of Kaysasay Academy sa Taal, na sa pamamagitan po ni Father Richard Panganiban, na siya po ang pinaka-director ng mga United School of the Archdiocese of Lipa. At isa po namin, kwan po na doon ay si Ma'am Gina Lopez po, may kasalita. Tapos sa Lyceum, September 28, meron din po kaming ecological symposium at lilibutin po namin ang buong Batangas, pero sabi nga po, pagdami ay pagganda. At ang sabi nga po ni Archbishop, sana po yung mga bawat parokya ay magkaroon din po ng mga tabang amen, halimbawa amen Talisay, amen na Taal, amen, parang ganun. Pero sa aming pong mga pakikipag-ugnayan ay maganda naman po ang nangyayari. So, unang-una, education. Pangalawa ho, ay kami po ay hindi pwedeng amin pong pinag-aaralan po ang poon po ni Pope Francis. Siyempre, nagdadasal po kami at ang amen po ay siyempre kami kasama rin po sa mga Marian Regatta at hindi pwedeng hindi kami magsisimba. May mga formation po kami. Kasi kami po ay nakatungtong sa ano po ang kalooban ng Diyos. So, yun po ang aming ginagawa at sabi nga po ay sana po ay pag-aralan talaga po isa-isa itong Laudato Si. Narito na ang programang Usapang Pangkabayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Thank you.
Narito na ang programang Usapang Pangkabayapaan, Usapang Pangkaunlaran.